What's up mga patid? Welcome back to Boss Loser Channel. Ikaw ba ay naghahanap ng magandang microphone for your streaming? Eh nandito na ang USB condenser microphone ng Mirfac Audio. Ito nga ang TU1. Yeah, literal na TU1. So guys, ayan ang ating pag-aaralan ngayon at yan ang isi-share ko sa inyo. At kung good nga ba yung microphone na yan for streaming? So gusto ko lang po muna magpasalamat sa Godsend Mosa and sa Mirfac Audio sa pagpili kay Boss Lucio para i-review itong microphone ng Mirfac Audio TU1. So maraming salamat po. Pero syempre bago natin umpisan ang lahat, eh kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre po mga patid, lagi akong naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So pasukan mo na, intro! Perfect! Kapatid, ito nga ang USB condenser mic ng Mirfac Audio. Ayan ang kanyang model, the TU1. So mga kapatid natin, medyo maganda yung box niya at hindi mo makakalain itong box na to ay kumpletong-kumpleto na. So mga kapatid, tara punta na tayo sa unboxing netong Mirfac Audio TU1. So ito na yung ating USB condenser microphone ng TU1 ng Mirfac Audio. So yan guys, kita nyo naman, Mirfac Audio. Okay, so tara, buksan na natin. So sabi sa box mga patid, phone computer, studio quality audio, automatic noise reduction, wow, cardioid and directional. Oh, and ito yung mga tama niya. Ayan, so, tara buksan na natin to. So, oh, yung kanyang wind pop or yung foam, kanyang mic shock, okay, it's built in plastic. Pero it's okay, matibay to guys, matibay to. Yung bracket ng boom arm or ng mic stand, wow, unlucky guys, matibay to guys. Pag ganito katataba, matitibay to. Bakal, alloy, good. And syempre yung kanyang lock, good job, Mirfac, matibay to. Okay, another mic shock, mga patid natin. Kung ayaw mo ng ganito, pwede to, tsaka mas malinis to pag sa mga USB microphone or sa may mga thread yung ilalim ng microphone. Okay, mic stand, so tripod at yung mismong microphone. Wow, Mirfac Audio, wow. Ganda guys, solid, mabigat, maganda yung quality niya. So may knob button siya dito, pero medyo magalaw ha? Medyo magalaw yung knob button niya. Pero all good, ma-heavy siya, heavy. So last, syempre yung kanyang mic holder or yung mic stand, boom arm kung tawagin nila guys. Okay, so maliit lang siya, pero good na rin guys. Malakas yung spring, good. So ano pang nasa ilalim, it's USB cable, wind pop mga patid natin again, and wow, matigas, maganda yung quality niya mga patid, maganda yung quality niya. Manual English on the other side, syempre guys, for sure likod Chinese. Sabi ko na nga ba eh. So hindi tayo nagbabasa niyan, tabi na natin yan. So mga patid, ito yung buong laman ng TU1 box ng Mirfac Audio USB condenser mic. So tara mga patid, punta na tayo sa reviewing netong microphone. So ito na siya mga patid natin, at nakakabit na nga siya dito sa ating mini mic stand. Okay, ito hindi kasama sa box, okay. So mga patid, as you can see, itong microphone na to eh meron siyang dalawang knob, which is ito nga si echo at si volume. So mga patid, advantage yan ng isang microphone kung meron siyang echo. At itong microphone na to eh may built-in sound card na mga patid natin. So hindi na kayo mahihirapan mag-enhance ng inyong mga boses dito. And this microphone mga patid, ang kanyang polar pattern is cardioid. Again mga patid, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ang cardioid mga patid eh yung ito yung magsasalita ka sa harapan ng iyong microphone. Okay, hindi niya po nasasagap yung mga nasa likod or medyo malayo. Meron po siyang designated sensitivity para sa microphone guys. So yun yung mga polar pattern. So yung polar pattern nito mga patid natin is again cardioid. Guys, good ang cardioid for streaming and for podcast. At ang isa pang features ng microphone na to is yung mute button. So napakadali lang guys. Once na nakita nyo pong kulay red ang ilaw nito guys, it's mute. Pag nakakulay green, ibig sabihin mga patid natin, working. At pag ginold mo naman ng 3 seconds mga patid natin, napakadali lang guys. Syempre mag
i-activate yung kanyang noise suppression. Yes, mga patid, tama ka ng rinig. Meron tong built-in noise suppression. So, saan ka pa? May sound card na, may noise suppression pa. At napakadali lang ikabit sa ating mga computer or sa any laptop. It just plug and play, mga patid. Again, this is a USB condenser microphone. And ang maganda pa sa kanya, guys, hindi siya ganun kalakihan. Kung titignan natin siya mabuti, mga patid natin, ang ganda ng kanyang quality at talagang solid siya. Good job, mga patid natin. At medyo mabigat talaga siya, guys. And meron siya ditong 3.5mm jack, mga patid natin, kung gusto mong i-monitor yung iyong boses. Gamit ang mga headphones, kabit mo lang dito, and then maririnig mo na ang iyong boses. Ganun lang, guys. And it's accurate, wala pong delay. Yung ibang mga microphone, mga patid natin, meron din naman silang monitoring, pero may delay po, at least mga 100 milliseconds, guys. So yung 100 milliseconds, sobrang laking factor na nun na delay, mga patid natin, if nagre-recording ka ng may video. So tara, mga patid natin, subukan natin ito sa ating OBS and tignan natin, mga patid natin, kung good nga ba ito for streaming and for podcast. And ipapakita ko rin sa inyo, guys, kung anong settings ang meron ako at kung ano yung mga nilagay kong mga filters para mapaganda itong MIRFAQ Audio TU1. So tara, mga patid. Gamit ko na si MIRFAQ. I'm using OBS for this recording. So mga patid, simple lang, plug and play, madedetect na siya ng inyong mga OBS. So mga patid, ganito lang namang kadali i-add bagong microphone sa ating mga OBS. So may dalawang option. Itong option na to, mga patid, pwede po kayong mag-add ng audio input capture. So guys, yan yung isang option. Punta po kayo sa settings and then audio and then palitan nyo po dito yung inyong microphone. Or pwede po kayong mag-add ng isa pang microphone kung podcasting ang ginagawa ninyo. So guys, mag-add na lang po ako para po hindi po mahirap. And then ito na nga, lagay natin dito si MIRFAQ Audio. So now, mga patid natin, okay, piliin natin dito si USB microphone. So isa lang naman ang USB microphone ko, so wala na pong iba, siya lang ito. So okay, so as you can see, mga patid, sobrang lakas ni MIRFAQ Audio dito, guys. So subukan natin hinaan, voluman natin, guys, gamit yung kanyang knob. Yes, yan na. Okay, good. Masyadong malakas. As you can see, mga patid, nagre-red na po dito. So ngayon, mga patid, lagay tayo ng echo. Try natin mag-echo. Hello, hi, wow, hello. Yes, mga patid natin, napakaganda niyan. Okay, pero ayoko ng echo. So guys, punta tayo sa filters ni MIRFAQ. So punta tayo sa filters, add compressor. Palitan natin si compressor ng 4. Ayan ang good for streaming talaga. And palitan natin ng release ng 80. Good na yan, mga patid. Add tayo dito ng noise suppression. Add a limiter para po hindi po sumasagad or sumasabog yung boses natin. So negative 3. So mga patid, tatlong filters lang ang nilagay ko dito. So medyo nagbago na, at kung napapakinggan nyo, medyo buo na yung boses natin. At again, this microphone is a cardioid. So mga patid, kailangan po pa nagsasalita kayo, kaya talagang nakatutok po yung boses nyo dito. Kahit naman medyo malayo, guys, kaya naman eh. Pero nag-iiba yung tunog. As you can hear, mga patid natin, nag-iiba po yung tunog pag more na lumalayo ako sa microphone. Pero rinig pa rin niya ako. Dala po yan ng volume knob niya at meron siyang built-in sound card. So ngayon, mga patid, hold natin yung 3 seconds para ma-activate yung noise suppression. Hey, wow, hello, mic test, mic test, mic test, 1, 2, 3, mic test. Can you hear me? Can everyone hear me? Ang ganda. Hindi natin makita yung pinagkaiba ng naka-off at yung naka-on. So try natin i-off muna yung noise suppression dito sa OBS. So yan, mga patid, naka-off na. As you can see, mga patid, tatahimik po ako ng onte. And then i-off din po natin yung noise suppression dito sa MIRFAQ Audio. Look the mixer, mga patid. Look the mixer. Hindi po ako nagsasalita pero may feedback. So, i-on muna natin yung noise suppression ng MIRFAQ Audio. 1, 2, 3. Wow, nawala na po yung hiss. Pero tatahimik po ulit ako ng saglit. Tignan nyo po maigi yung kanyang noise suppression. Meron pa rin onte, mga patid. Ngayon, guys, kaya na po na OBS tanggalin yan. So on natin. As you can see, mga patid, pag tumahimik ako, wala na pong audio na napi-feedback si MIRFAQ Audio. Good, di ba, guys? So napakaganda naman, mga patid.
Napakaganda ng features nitong Mirfac Audio. More mic test pa tayo. Hello mic test. Mic test. Hello mic test. Mic test. 1, 2, 3. Boss Ducio. Yes. Hello. Mic test 1, 2. Mic test 1, 2, 3. Mic test. Hey! Hey! And mga patid, subukan nating ilagay yung kanyang or yung wind pop. Hello. Wow. Wow. Yes. Hello. Mic test. Wow. Parang pang DJ. DJ ang datingin natin. Welcome to Boss Ducio Station. You are listening 101.9.9.9.2. So guys, napakaganda ng quality guys. This is a USB microphone. Hindi ako ganun ka-fan ng mga USB microphone kasi mapatid natin XLR talaga ang gusto ko. Para sa presyo niya, wow talaga guys. Ang ganda mapatid natin, ang ganda ng boses natin. Feeling ko pag ginamit ko ito sa streaming ko, walang phantom power to guys ha, kasi USB to. So yun mga patid, wala na akong ibang masabi. Again, Mirfac, good job. Makakatulong to sa mga streamer. Lalo na kung medyo tight ang budget at gusto nila magkaroon ng high quality microphone. So mga patid, punta na tayo sa presyo at kung saan nga ba mabibili itong Mirfac Audio USB Condenser Microphone, the TU1. So mga patid, ilalagay ko na lang po sa description box yung link kung saan kayo po pwede bumili. Ang presyo po nito guys is $59.99 USD, o sabihin na natin guys na 2,900 pesos. Yeah mga patid natin, uptight, pricey mga patid, pero again it's a entry level microphone. This Mirfac Audio, it's an entry level guys. It's good na po mga patid natin for streaming and podcast. So punta na nga tayo dito sa masasabi ko sa microphone na to. For sure naman guys, may idea na kayo kung ano yung mga sasabihin kong magaganda dito, kasi kanina ko pa talaga sinasabi at kanina pa lumalabas sa bibig ko na maganda siya. Kasi mga patid, napabilib talaga niya ako. Again mga patid, I'm not a fan ng USB microphone. Talagang ayoko ng mga USB microphone. So yun na nga mga patid natin. Again, ginulat ako netong TU1 sa quality na narinig ko at yung boses ko talagang parang naging boses DJ. Nang wala tayong ginagamit na any software or any audio interface. The mic mismo lang at yung filter sa OBS. Yun lang guys. And then wala na po kayong ibang ginamit dito at hindi kagaya ng mga iba kong microphone. Meron pa akong audio interface. Meron pa akong mga voice meter. Okay, kung ano-ano pa. Pero ito guys, pinabilib ako neto. All-in microphone guys. So, good for streaming and for podcast. At ang isa pang nagustuhan ko dito is meron nga siyang mga knob button dito sa kanyang physical body or sa mismong microphone mga patid. Malaking bagay ito, lalo na guys kung gusto ninyong kumanta. Kailangan po ng reverb pag kumakanta kayo guys. So, pwede mo yung adjust to. Okay, kung ano ang gusto mong lakas ng echo at yung volume mga patid natin, meron din. Just in case mga patid natin na medyo gusto mong sumigaw, medyo hihina mo lang siya ng onte, di ba? Para hindi ganon kasabog sa ating mga viewership. At ang isa pa mga patid dito at napansin ko rin talaga, at ang isa mga patid natin na nagustuhan ko pa dito sa microphone na to, again, this microphone is entry level guys at kaya nang sumabay sa mid level at high end. Meron siyang mute button. Normally mga patid, hindi po natin nakukuha yan sa mga entry level microphone. Normally guys, nasa mga mid level yan. 2-in-1 purpose mga patid natin. So pag hinold mo yan ng 3 seconds, ma-activate yung noise suppression niya. Again mga patid, hindi nyo makikita yan sa mga low budget microphone or the entry level microphone guys. Again, pang mid level na yung mga ganyang features. At ang last 2 natin guys is yung kanyang built-in sound card. That's why maganda yung feedback or maganda yung kinakalabasan ng boses natin dahil sa napakaganda sigurong sound card nito. Hindi natin alam kung ano yung sound card na nasa loob, pero may built-in sound card siya, sabi nga dun sa kanyang features. At ang last mga patid natin, yung kanyang physical body. Again, ang microphone na metal is maganda po kesa po sa mga plastic. Matibay po talaga at medyo mabigat siya para sa microphone. So mga ganun guys, dun pa lang sa quality malalaman mo na talagang may dating or may ibubugat tong microphone na to. And bonus mga patid natin, hindi po siya mahirap gamitin. It's a simple plug and play, pack USB and then USB dito. That's it. Recognize siya ng computer mo and then ready to go na. So yun lang naman guys yung masasabi ko dito sa Mirfac Audio. Again, lahat ng narinig nyo mula kanina guys nang tinesting natin tong Mirfac Audio TU1 is ito na po yung ginagamit ko. So hanggang ngayon guys, ayan nang narinig ninyong boses. So kayo na mag-decide mga patid, pero kung
kayo ay hindi pa rin satisfied sa aking mga sinabi, just comment down below mga kapatid natin. Babasahin ni Boss Dushu yan at pupusuan. And syempre mga kapatid natin, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, eh nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre po mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Dushu Gaming. Again mga kapatid, I'm Luis De Arteves aka Boss Dushu. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!